Nagkaroon po ng groundbreaking sa 25 lugar ano po sa iba't ibang bahagi ng bansa. At nagkapirmahan na rin ang kasunduan upang simulan ng project sa mahigit na 100 lokasyon, ano po, Yusek Tolentino. At mahigit 1,000,000 kabahayan ang maaring maibigay. Tulad na rin ang sinasabi ng Pangulo na yun ang target niya. No? 1,000,000 housing per year yata, kung hindi ako nagkakamali, ang gusto niya during his term. Sa kabila nitong mga developments nito, may mga challenges po ba ang DHSUD na hinaharap para sa pag-i-implement nitong pambansang pabahay? Bilang isa pong bagong programa, talaga naman pong meron mga challenges na haharapin ng ating 4PH, ito po akong tawagin. Una po dyan, yung ating pong structure dito sa ating tanggapan, na syempre po, nung kalaunan, hindi naman po ganun kalaki itong ating departamento, ina-adjust po natin itong ating organisasyon upang tumutok dun sa accelerated housing production. Pinalalakas din namin itong aming kakayanan sa urban development dahil hindi lang po namin pagtutuunan ng pansin itong human settlements, kundi pati rin po yung urban development, no? So nakikita natin, meron po tayong shift dun sa organisasyon, tapos yung ating po traditional programs, medyo nag-a-adjust po tayo from dun sa ating traditional programs, papunta po dito sa ating 4PH program na medyo kakaiba po dahil hindi na po tayo malilimitahan ng pag-produce ng bahay base dun sa government ating General Appropriations Act, kundi tayo po mag-tap into the resources of the private sector at ng investable funds of GFIs para po magkaroon po tayo talaga ng sistema na meron tayong financial sustainability. So nakita po natin, ina-adjust po namin yung aming organisasyon dito po sa aming tanggapan. Yung pong financing, pinag-aralan at nagawan po natin ang paraan. At kagaya po na napag-usapan natin kanina lamang, ngayon po, pinagbigyan po tayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ilaan i-allocate ang ating lupa ng gobyerno para po dito sa programa. So sa ngayon po, talaga pong nagtatahi-tahina po, papakiramdam po namin ay kumpleto na po ang rekado ng ating 4PH program at patuloy po sa pagtutunaw naman po sa local government units at sa mga ibang ahensya ng ating pamahalaan. Naniniwala po kami na maabot natin itong ating target.